Malinaw ang naging usapan nila bago sila maghiwalay that night. Nagulat si Venice na magising siya habang kanina pa yata nakahinto ang kotse ni McNeil sa tapat ng bahay nila na hindi yata siya ginising ng lalaki. Gosh, I'm sorry. Pupungas-pungas pa siya. What time is it? Almost 12 midnight, eksakto sa oras ng uwi ng isang prinsesa. Bakit di mo ako ginising? Kanina ko pa kaya kayong ginigising kaya lang ayaw mong gumising. Muntik na nga rin ako makatulog sa tabi mo eh. How dare you? Mahirap talaga magbiro sa bagong gising. Napikon ka agad si Venice. Muntik pa siyang samparin ito ngunit halik sa labi ang sinuklin ni McNeil. Let's have another date, Venice. I hope you make up your mind about me. Maybe you can consider me as highly recommended by your father. Tapos halik ulit para hindi siya makahindi. Saka siya unti-unting lalayo, titig na titig pa siya sa kanya habang sinasabi yon. Patay na. Lalo siyang natulong na parang ice cream. Nandito pa rin ang inhibitions niya regarding sa mga guys who are older than her. Nagmadali siyang lumabas ng kotse. Di rin naman siya nakatulog kaagad. Ngayon, ginagamit niya ang kanyang papa para makausap siya. Akala niya ipatapos na ang pagtatanong ng ama sa kanya nang ibalik ang cellphone sa kanya. Venice, itutuloy mo pa ba ang kaso laban kay McNeil? By the way, hindi ko maintindihan kung paano nakuha ni McNeil ang mga templates mo. Gumiti siya tinalikuran ng matanda. Nagpapakarga na sa kanya si Regan. Gusto na niyang matulog. Habang pinatutulog ni Venice ang bata, iniisip niya kung kailan o pwedeng sabihin kay Papa ang tungkol sa totoo. Hindi ko alam kung kanina niya unang sasabihin dahil mayroon pang hindi alam si McNeil tungkol sa mga anak. Tahimik si McNeil pagpasok sa opisina. Maganda pa naman ang ngiti na Tanya at Bambi. Humabol pa ng bati si Farida at tinanong ang tungkol sa date ko pero hindi siya mimik kaya nag-peace sign silang lahat sa kanya. Masaya naman si McNeil. Motivated siya magtrabaho pero he's still worried about the plagiarism case. Ayokong isipin niya na kaya ko siya i-date ay dahil lang sa kasong isinampa niya sa kumpanya ko. So anong sinabi mo? Harvey, someone sent her our sex scandal video. Isa pa yun sa nakakaguro sa aming dalawa. Galit na galit siya and she will send me a divorce paper. Wow, divorce paper. Mukha nagmamatigas pa rin siya. And she had the guts to ask me to do something about her sketchbook or siya ang kukuha kay Dean kahit ano pang maging kapalit ito. Mukhang desperado na pare. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Namimiss ko pa naman ang anak ko. Matagal ko nang di nakikita. Hindi ko naman machempo ng bata sa bahay ni na Tito Rom. Oops, wait pare. Hindi pa alam ni Tito Rom na ikaw ang nakabundes sa bunso niya. Lagot ka. Look pare, hindi ko intention gawin yun kay Venice. Tsak natatawagin akong daddy ng bata kapag nakita niya ako. Napaka-komplikado naman ang sitwasyon mo eh. Oo nga. By the way, kamusta na pala si Bettina? Hindi ko na siya nadalaw. Napaka-busy ko talaga. Napasandal si McNeil sa kanyang upuan matapos ang usap nila ni Harvey. Kahit medyo busy sa opisina, napagkaminsan, napapahinto si McNeil at iniisip si Venice. Hawak niya ang phone pero tiyak iiwasan niya ang tawag nito. Hindi tinito ay na-accept ang friend request niya. He tried talking to her by the phone ngunit busy daw siya, sabi ng kanyang personal secretary. Sorry, Sir McNeil. Ma'am Venice is very busy now. Hindi nakialam si Nadia sa narinig niyang diskusyon ng mag-ama. Pinapaliwanag niyang anak kung bakit kailangan magkaroon ng ansunto mula sa RTC si McNeil dahil sa plagiarism. Sana, kinonsulta mo muna ako para nagpa-imbestigahan natin. Are you taking his side? McNeil is my most trusted person in the Chini Company more than Olga. Siya ang tumulong sa akin para hindi tuluyang malubog ang kumpanya sa utang. Kaya po ba ninyo ipapakasal si ate kay McNeil? Unti-unting makikilala ni Romualdo ang kanyang bunso. Sa pagiging abala niya sa trabaho, hindi niya na halos kilalang anak. Wala siyang inatupad kundi mag-business trip dahil mag-isa niyang tinataguyod ang kanilang negosyo. Maayos naman ang pag-aaral ni Venice sa Pilipinas ngunit sa konong kadahilanan, bigla siya nakausap na mag-aaral sa Amerika. Papa, ako na lang gawin mong sekretarya paglaki ko para palagi tayo magkasama. Mag-aaral ka ng mabuti, Venice. I want you to be the next big boss of Rachini Company instead of a lowly secretary. Papa naman eh, please. She would always insist on it. Romualdo even wondered why she would want to be a secretary until one day she said that she would want an older man for her husband. Silly. Kung ano nang pumapasok sa kukote mo, tatawanan lang niyang anak. Naisip niyang nakamanay ito sa kanyang ina na mas gusto rin mapangasawa ang mas malaki ang agwat sa kanya. Venice, hindi mo maitatagong lahat ng iyong papa, maging kay McNeil. Lalo malalagay sa alanganin si Venice. Tarantang-taranta si Lucrecia nang halos makitang late na siya pagpasok sa opisina. Kahit nakadakatikam ng sapatos ay nagmamadali tumakabal sa elevator. Ayaw niyang masigawan ng bagong upong president ng kumpanya. Masakit na ang tenga niya sa matinis at malakas na boses ni Olga. Sorry po ma'am, late ako. Walang kangiting-iting o di naman galit si Venice. Mahigpit niyang binilinan ng babae.
Kung ano nung alibay ang sinabi niya upang makaiwas lang sa tawag ng presidente ng MTC. Naandiyang sabihin niyang nasa meeting ang lady boss. Tapos nasa labas na, may pinuntahan. Nag-CR, kumain, nagpapahinga, hanggang sa nakauwi na sa bandang huli. Bakit kasi kailangan iwasan? Hindi ba alam ni Sir Mac nila mismong contact number ni ma'am? Samantalang noon, hindi man lamang ito personal na tumatawag sa opisina ng babae. Nasaksiyan niya nakakatakot na boses ni Olga, lalo pa na magalit ito kay MacNeil. Siya ang sumugod sa MTC. Yun ang nakakairit ang araw. Hindi niya narinig ang boses ni Venice buong maghapon. Walang choice si MacNeil kundi ang mag-alibay din. Tinawagan niya si Rom ng gabing iyon at minabuti niyang banggitin na rin ang tungkol sa kaso na isa ng panarachini company sa MTC. Mukhang inadya ng Diyos na makausap niya na si Venice at tagumpay naman siya. He was so happy. Ganun lang kasimple. Masaya na siyang marinig ang boses ni Venice. After that call, he kept thinking about her. Yun lang ang maswerteng araw sa kanya dahil maraming araw na patuloy siyang iniiwasan ng babae. He texted her na mag-date sila pero hindi siya nag-reply. The following day, he sent her flowers pero ni thank you wala. So what desperate people do like me is to come without any appointment and barge in. Hindi naman siya nag-iskandalo. Mag-uusap lang sila ng maayos dahil may lilinawin din siya. Nakausap niya si Dr. Jiang at nakita niyang kalungkutan sa mata ng kanyang kapatid. Hindi nakasamang babae sa pagbabakasyon sa Pilipinas dahil sa isang special na request mula sa kaibigan niya. Maging ang mga nakababatang kapatid ay hindi kilalang ina ng batang kanyang inaalagaan. Hanggang ngayon ba'y malungkot ka? Tumango lang ang doktora. I just miss her so much, kuya. Sino ba yan? Sabihin mo sa akin na tahanapin ko. Nag-confirm na bang kaibigan mo kung okay naman sila dito sa Pilipinas? Actually, yes. She called me already. Baka pwede mo namang sabihin sa akin kung sino yan para makita ko rin dito si Alexi. Her name is Venice Racini. What? Parang pinompiang ang dalawang tenga ni MacNeil. Biglang nabingi sa kanyang narinig. I already talked to Venice. I saw the kids already. Who is this Venice Racini? Halos hindi makapaniwala si MacNeil sa kinuwento ng kanyang kapatid. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Kung gayon ay ang kambal ng kanilang anak ni Venice. Kinabukasan, dumiretso si MacNeil sa mismong Racini Company. Pagpasok sa opisina, nalapitan agad siya ng sekretary nito. Ha? Mr. Yu, good morning po. Matagal po kayong di nakadalawa. Sabi pa ni Lucrecia. Yeah, is Venice there? Medyo nagulat pa si Lucrecia nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang boss. Sabay tingin sa kanyang relo. Paparating na po si ma'am. Nakahinga rin ang maluwag na babae dahil naunahan niyang pumasok ang boss. Dati-rati naunahan siya nito. Dumiretso siya sa loob. Pipigil lang pa sana siya ngunit di niya pinansin ang babae dahil alam ng lahat kung sino siya sa kumpanya. Sa kabilang banda, nagising na masama ang timplada ni Alexi. Gusto lang nito magpakarga kay Venice. Ayaw pumasok ang ina. Alexi, mommy had to go, baby. Late na si mommy. I don't like. Wika ng bata't gumuso. At tumulo pa ang luha. Lalong pinayapan ng babae ang anak. Ayaw niyang marinig dito ang ama dahil tiyak na umpisa na naman niyang sermonan. Ipapahanap na naman itong lalaki. Walang nagawa si Venice kundi manatili muna hanggang sa maging okay ng pakiramdam ng bata. Pumasok si MacNeil sa loob ng opisina na walang pahintulot. Warm and cozy sa loob. Halatang babae ang boss. Pink ang kanyang kortina. Mabango sa loob at walang masyadong heavy furniture except sa sofa na kulay itim at puti. Korean and inspired with big throw pillows with center glass table at may malaking felt wall decor na bulaklak na may sukat na 72x72. Halos nakarap sa mismong boss table. Dumako si MacNeil sa gawing salamin. He was a perfect sight. Magandang view kapag medyo pagod ka na. Makikita ang malawak na compound ng berdeng puno sa gawing yon. May DVD player sa loob. At nakita ko ang pamilya na CD ni Diana. Pinakailaman niya yon at pinatugtog ang CD na nakalagay doon. Intro pa lang nakakadala. Nakaka-moment nang bigla siyang napatingin sa kanyang mesa. Napapikit siya. Gusto ko maiyak salip na matuwa dahil sa nakita niyang larawan ni Venice kasama si Reagan at si Alexi. Hindi niya akalaing sa ganito ang nakakabiglang pagbubunyag sa kanya ng lahat. Napakayom siya ng palad nang biglang bumalik sa kanyang alaalang lahat. Nalagay siya sa isang sitwasyong madudungisan ng tiwala ng matanda sa kanya kapag nagkabukingan na. Nagmomenta siya nang biglang bumukas ang pinto. Pasensya na po ma'am, sinabi ko naman kay sir ayaw po makinig. Todo paliwanag si Lucrecia, nanginig sa kaba sa kanyang lady boss. Napatingin siya sa pintuan pero parang wala siyang reaksyon na makita siya. Expected na yata siya na pupuntan siya ng lalaki. Sige, iwan mo na kami. Ma'am, sorry po. Just leave us alone. Nanilisik ang mga mata ni Venice. Naupo na siya sa kanyang boss chair habang nakatukod ang mga kamay ni MacNeil sa harapan ng mesa niya. Yes, Mr. Yu, what can I do for you?
Tumingala siya. Sarap niyang bigyan ng good morning kiss. I think you did not make any appointment and yet here you are. Wala sa itsura niyang magsungit ng ganun kaaga. Kailan ko ba ng appointment, Madam President? Hindi ba nasabi sa iyo ni Sir Rom na kung ano ako sa kumpanyang ito? Bago pa siya makalimot, sinunggaban niya ng halik ang labi ni Venice, tulad ng madalas niyang gawin noon sa opisina niya. Malutong na sampal ang nakuha nito mula sa kanya. Is that how you greet me? Mahigpit siyang nahawakan ni McNeil sa siko. Ano ba? Nasasaktan ako. At ako, hindi ba ako nasaktan sa ginawa mo? Hindi na naitago pa ni McNeil ang kanyang nararamdaman. The woman I am facing right now is Venice. Ano bang sinasabi mo? Ah, ganon. Wala ka naaalala? Gusto mo bang ipaalala ko siyang lahat? Nagawa mo akong iwan ng ganun na lang matapos ng lahat. Hinalikan niyang babae upang ipaalala ang lahat. What? Umigkas ang kamay ng babae pero nakaiwas siya. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinagtaguan? Magkakakilala pa sana siya. Doc, I don't know what you're talking about, Mr. Yu. Are you out of your mind? Pwede ka nang umalis. Nakakaistorbo ka sa trabaho ko. Just in case hindi mo alam, marami siyang kliyenteng darating ngayon at nakakasira ka sa schedule ko. No, you're going to cancel all those appointments and settle everything about us first. Sabay hampas sa mesa ko. Acting lang to, Venice. I want you to show me who you really are. Huh? What makes you think na... Nagtungo siya sa pinto at sinabi kay Lucrecia na inote ang lahat ng tawag para sa kanyang boss. The president has an urgent meeting. It has to be settled at very hour. That's an order. At sa kanya nilak ang pinto. Ano ba? Why did you lock the door? Let's start. Okay, what am I talking about? Explain to me kung bakit kita nakita sa skyscraper tower that night after something happened to us, bigla ka nilang nawala. Anong akala mo sa akin ba to? Hindi nakakaramdam. Nasaktan mo ko. Hindi mo ako pinagtanggol sa mga kapatid mo dahil sekretarya mo lang ako ng mga panahong yon. Ganun ba? Sa tingin mo, para lang akong batong kaya mong utuin. Venice, tapatin mo ko, please lang. Tell me who is Alexi. Anak ko ba siya? How did you know my daughter? Sino si Alexi? Anak ko ba siya? How dare you claim her as your child? Something happened to us that night. Anak ko ba siya? Get out! Get out! Hindi ako alis hanggat di mo inaamin sa akin kung sinong bata. Or else, sasabihin ko sa papa ko ano nangyari sa atin when you were still 16. So is this a blackmail, Mr. Yu? No, Venice. Hindi akong klase ng taong nang ma-blackmail. Only to you, sa unang pagkakataon siguro. Talk to my lawyer. Itinulak ni Venice si McNeil. Ngunit yun ang pagkakataon upang napitan ang babae at niyakap nito na mahigpit. Pinigilan ko ang aking sarili ng mga oras na yon, Venice. How dare you play with me? Nung ipagkasundo ko ng papa mo na pakasalan si Olga, I was thinking about you. I was hoping and praying that something should have happened para hindi matuloy ang kasal. I am sorry because I barely recognized you and we ended up in Olga's trap. I'm sorry. Layuan mo ko. Umalis ka rito. Mahigpit pa rin yakap ni McNeil ang babae. Hindi niya pinalampas sa mga sandaling yakap niya ang kanyang pinakahihintay at pinakamamahal na babae sa buong balat ng lupa. Tumanda siya kakahintay kay Venice. It is about time to reveal her who he was. Kailari magaling na Venice sa katotohanan na siya ang unang nagseduce kay McNeil. McNeil, halos pabunong ng sabi ni Venice. Tumulo na ang luha ng babae. Narinig ni McNeil ang hikbi niya habang nakaselo ang mga labi nila. Tell me, sino si Alexi? Anak ko ba siya? Naramdaman lang ni McNeil na mahigpit ang pagkakayakap ni Venice sa kanyang balakang. Humilig si Venice sa kanyang dibdib at tumagulgol. Well, that's how McNeil imagined everything. How he wished na ganun kadaling sumuko si Venice, but that was a big mistake. It was even the reason that Venice started sparking anger. In your dreams, McNeil, Dr. Zhang can attest to that. Venice was so shocked. Sa kabila ng pagtataka ng mga magulang na tuloy ang civil wedding nila Dane at Olga, malaking pagkakaiba nito sa dating kasal na tinakasan niya kay McNeil. Hindi naman nagreklamo si Olga. Sumunod siya sa kagustuhan ni Dane. Sigurado ka ba sa plano mo, pare? Sigurado kung patay na patay sa akin si Olga. Susunod siya sa mga ipag-uutos ko sa ayaw at sa gusto niya. Paniguradong tugon ni Dane sa matalik niyang kaibigan na si Rodman, Vergara. Isang malaking construction firm ang hawak nito na siyang dahilan nang muntikan ang pagbagsak ng Shin Construction Company ni Lee Wan. Congratulations, pare. Mukhang napasayo ng alas ni McNeil. Ibig sabihin ba nito'y magkakaroon ng tie-up ang Rachini Company at TNG Textile? Yan ang isusunod ko, pare. Actually, that's a big decision to make. Malakas sa bulong-bulungan na kaya ipapakasal si Zerom, si Olga kay McNeil, ayupang ihahon ito sa bankruptcy. Handa ka ba? Matagal na rin kilala ang Rachini Company dahil sa matandang iyon. Malaki ang potensyal ng kanilang kumpanya for future reorganization.
Siyo ba naman ako para tanggihan na nag-iisang tagapagmana ni Romualdo Racini? Nag-iisang tagapagmana? Oo, hindi ba't si Olga ang anak ni Serom? I don't think so. Sagot ng binata sa kanya at sabay nilang nilagok ang alak sa kanilang baso matapos sila mag-toast. Walang nakakalam sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Kagad silang umalis ng bansa para sa kanilang honeymoon. Nilabas nila ang kanilang bakasyon at talatang magkasundo naman ang dalawa. Hindi ka ba hinahanap sa kumpanya ninyo, Olga? Palagi kasi itong nasa condo unit ng lalaki. Umaalis naman at bukang distress sa kanyang pagiging CEO. My company is in good hands, Dane. They work even without their boss. Papa has treated them well. Kaya hindi ko na kailan mang problema pa sa kanila. Wow! Yan ba ang sekreto ni Mr. Romualdo Racini? Mabuti naman at hindi siya nalulugi. Swerte mo nga sa mga empleyado kung ganun. Hindi alam ni Dane na malaki ang problema ni Olga. Nagpakasaya naman silang dalawa sa Mexico. Ngunit pagdating ni Dane sa malubong sa kanyang abogado na Racini Company, tulad ng sinabi ni McNeil, tiyak na abogado ang kasunod nito. Ano po ang atin, Attorney Robles? Gusto lang ng aking kliyenteng kumpirmahin kung nasa iyo nga ang kanyang sketchbook? Sketchbook? Nang ano? Alam mong tinutukoy ng aking kliyente, Mr. Velias? Alam mo kung bakit ko natanggap ng asunto dahil sa pang-open ng mga disenyo niya? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Attorney. At sino ba itong kliyente yung tinutukoy mo? Ako lang naman, Mr. Dane Velias. Meet Miss Venice Racini, ang bagong presidente ng Racini Company. Malakas ang halakhak ni Dane. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng abogado. Nagkatinginan ang dalawa sa isa't isa, ngunit hindi nagbago ekspresyon sa mukha ni Venice. Ikaw? Presidente ng Racini Company? Huwag mo akong lukuhin, miss. Bali-balitang nalulugi na ang kumpanya at may gana ka pang bilugi ng ulo ko? Excuse me, kilala ko kung sinong presidente ng Racini Company. Huwag mo akong lukuhin. Humalakak muli ang lalaki. Hindi ko kailangan humarap sa'yo ng personal. Kung hindi ganun kahalagang naman ang sketchbook na iyon. Mr. Velias, hindi ko pumunta rito para pagtawanan mo lamang. Kung hindi mo sasaryoso yung sinasabi ko, makakarating tayo sa court at mas maaabala ka pa. I paid for the sketchbooks for its worth. Tama lang nabayaran mo yun sa malaking halaga dahil hindi ka makakahanap ng ganong klase ng mga disenyo sa kahit na kanino pa bukod sa akin. Bago patuloy magsara ang kumpanya mo, ibigay mo na lang ang sketchbook ko. Iuurong kong demanda. Paano naman ang milyon ko? Bakit? Ako bang binayaran mo? Habulin naman taong nanloko sa'yo. Sa susunod, kailalanin mo kung sinong katransaksyon mo para hindi ka rin nalalagay sa alanganin. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Dane ng babae. Pinipilit hanapin sa kanyang memorya kung sino nga bang kamukha ng babaeng kaharap niya at kung saan ito nakilala. Miss Venice Racini, have we met before? Lumang linyahan na yan, Mr. Velias. Hindi ako naparito para lang sa kung ano paman. I mean, business. A serious business. May nabuting umalis ni Venice na alam niyang wala siyang mapapala sa usapan nila ng lalaki. Sumunod sa kanyang abogado. Hindi yan nakuha ang kanyang pakay. Pagpasok sa kotse ay masinsinan siyang kinausap ni Attorney Robles. Ano pong gagawin natin, ma'am? Titingnan natin kung sinong susuko, Attorney. Just wait and see.